Nais ko lamang pong magbigay ng ilang paglilinaw hinggil sa kumakalat na balita na tumaas na daw ang minimum na sahod ng mga foreign domestic workers sa 4,500 at gayon din yung food allowance sa 1,600. Una ko pong gustong ilinaw ay hindi po ito totoo. Ang totoo po ay nagsumite ang Asian Migrants Coordinating Body o AMCB. Ito po yung alyansa ng mga migranteng manggagawa mula Pilipinas, Indonesia, Thailand, Nepal at Sri Lanka ng isang petisyon para po itaas ang ating sahod to 4,500 at ang ating food allowance to 1,600. So ito po ay isang petisyon. Ito po ay isang issue na ipinaglalaban pa natin. Hindi pa po ito nagagrant. Ongoing po ang annual review ng minimum allowable wage at inaasahan po natin na lalabas ang formal na resulta either sa katapusan po ng Setyembre o unang bahagi ng Oktubre. So inuulit ko po, wala pa pong katotohanan doon sa kumakalat na balita na tumaas na ang sahod natin at tumaas na rin ang food allowance. Yung pong umiikot na litrato o yung larawan na meron pong envelope na nakalagay po yung aming petisyon, yun po ay petisyon, yun po ay submission na ibinigay sa Labor Department. Hindi po yun resulta na na tumaas na. Meron lamang pong kumuha ng litratong iyon at nilagyan po at sinulatan sa ibaba na approve na daw. Ulit ko po, hindi pa po ito approve. Ang tabayanan po natin sapagkat sa kahuli-hulihan po ng Setyembre o ng maagang bahagi ng Oktubre, malalaman natin ang tunay na kasagutan ng Hong Kong government. At dagdag ko na rin po na sa September 13 po ay magkakaroon ng malawakang pagkilos ang mga migrante, hindi lang po mga Pilipino, lahat po ng nasyonalidad. Magkakaroon ng marcha mula Chater Road papunta po sa Central Government Office para po igiit natin sa Hong Kong government na itaas na ang sahod natin sa 4,500 at ang food allowance sa 1,600. Maraming salamat po.